Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Gurgos from the hashtag WalkWithLan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to join us. We are now officially 8,124 subscribers and we are near to 9,000 subscribers milestones. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so pag-usapan po natin today ay yung kay Inday Sara Duterte. Almost a month ago, nag-resign po yan ang ating pangalawang pangulo na naging mayor at vice mayor din ng Davao City, ay nag-resign po bilang kalihim ng Department of Education at vice chairperson ng NTF-ELCAC. No? So, ang last day niya po sa gobyerno ng ating Pangulong Marcos bilang sekretary at NTF-ELCAC vice chairperson at sekretary ng education ay sa July 19, so 4 days from now or 3 days before the SONA of the President. Wala na po yan. At saka ini-expect po natin na in a way, bibira na po yan si Vice President Sara Duterte sa mga pulisiya ng ating Pangulong Marcos. Okay? Yan po ah, yan po yung katotohanan. Okay, so nagpahayag po si pangalawang Pangulo Sara Duterte na mamimiss niya ang Department of Education. Actually, nagpa-dinner siya sa mga officials at staff and employees ng Department of Education Office of the Secretary. No? So ayon sa kanya, masaya siya at nabigyan siya ng pagkakataon na makasama sa isang salo-salo ang naging kasamahan, no, niya sa Office of the Secretary sa Department of Education na halos 2 taon din. So naging parte ng pamilya at naging think tank din siya ng Department of Education. Ngunit dito sa nasabing statement ay tila bagang hindi siya nagpapasalamat sa Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ay siya ang appointing authority na nag-a-appoint sa lahat ng mga secretaries, assistant secretaries, undersecretaries at kung ano-ano pa na head of the government corporations, etc. No, sa ayon din sa ating pangalawang pangulo, nagpapasalamat siya sa kanyang suporta, no, sa mga suporta na receive niya, no, at sa serbisyo ng bayan, no. Alam din kasi ng ating pangalawang pangulo na hindi iniinda ng ang oras at nagtatrabaho at pagod, no, kahit lagpas na sa oras ng opisina. Ang tawag dito ay extending a mile, no, maihatid lamang ang serbisyong nararapat para sa publiko. Mamimiss ko yung ko kayong lahat. Patuloy tayong maglilingkod ng tapat para sa bayan. Ayan ang gusto ko kay pangalawang pangulo Sara Duterte, na talagang maglilingkod para sa bayan at walang ano, no, ipagpapatuloy ang Duterte brand, ang mga libreng sakay, ang mga out of this world na ano, yung no smoking policy, yung no parking policy, yung mga paglilinis ng mga lugar, no, mga infrastruktura, yung build, no, yung mga ganong bagay, no, may political will, no, yung mga ano, no, mga senador natin, no, si Win Gatchelian ay isa sa mga hinahangaan natin yan at posibleng maging vice presidente ng ating vice presidente pagdating ng 2028, no. Yan, maglilingkod para sa lahat ng bayan, mga kababayan, no. Patuloy po tayong maging matatag, no. Yung matatag po kasi ito po ay curriculum ng DepEd, no. Ito ay baka mapalitan ito in the next few years or few months dahil nga po ito ay brand na talagang inano ni Duterte, no. Baka hindi na to ito tawaging matatag kundi magalang. Hindi, ang biro-biro lang po natin 'yon, pero matatag po kasi syempre alam niyo naman po ang mga politiko, lalong-lalo na napalitan na ng isang politiko pa ang vice presidente natin bilang DepEd secretary. So what do you expect, no? So ito ay baka mapalitan na, no? Baka maliwanag ang araw or sunny ang gara. O kaya depende, no? O kaya pwede i-pattern ito sa BBM ni Pangulong Bongbong Marcos, no? O Bagong Pilipinas Curriculum. Mga ganong baga, no? Ayun. So
Talaga, no? Pagtataguyod ng isang bansang makabata at mga batang makbansa. Yan, makabata daw, no? Kasi mga, syempre, DepEd, di ba? Bata, batang inaano nila, di ba? Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Shukran, okay? Salamat ng marami sa iyo, no? Pangalawang Pangulo, sa iyong pagsisilbi. Talaga, 2028 election na tayo, no? Ayan, no? So, see you in 2028. God bless you more. May mga ano pahayag din ang ating mga kababayan sa ating pangulo at makikita mo pagmamahal ng mga pagmamahal ng mga tagdon mga tao kay pangalawang pangulo Inday Sara Duterte. Yan. Okay, no? So talagang ano no? So parang lumalabas talaga na mamimiss niya, no? Talaga ang Department of Education. Siyempre, mamimiss niya almost 2 years, di ba? Pero sa ano naman, nagpasalamat din siya kay pangalawang kay Pangulong Bongbong Marcos para naman maging grateful din siya, no? Pero anyhow, personal po 'yon, no? Talagang nag-goodbye na po siya sa Department of Education, no? Ayan, so outgoing na po kasi yan, nagkaroon ng farewell dinner no, kasama ang mga employees at doon sa Office of the Department of Education, Office of the Secretary. Grabe no, apat na, ang bilis ng araw no, parang kailan lang nag-resign siya, ngayon ay papaalis na siya no, talagang nag-decide siya no. So, pero alam niyo, politika to lahat no. Sabi niya nga niya, kung magkaaway daw sila, magkaaway na sila, hindi na sila magbabate. Tama naman. Ito ay hindi ipokritong sagot ay at totoo ito, no? Ayan, talagang alam niyo naman sa Facebook diyan natin makikita mga iba't ibang uri ng balita, no? Ayan, pag talagang masaya naman talaga si pangalawang pangulo at tingin ko na ibigay naman niya ang the best niya at ini-expect natin sa pagdating ng mula sa July 20 ay iikot na ito sa iba't ibang lugar at panig ng bansa. Sa mga eskwelahan, sa mga barangay, sa mga barangay ng mga dating presidente, dating vice-presidente, dating Senate President, no? Pupuntahan niya mga bayan-bayan ng mga senador, ng mga congressmen and women, lahat 'yan pupuntahan niya bawat sulok ng bansa. Okay? So makikita natin, biruin mo 'yon, no? 4 taon na binigyan mo ng tsansa na mag-ikot. At siyempre gagamitin ni pangalawang pangulo Sara Duterte ang sektor ng edukasyon no kasi na-experience niya yan no so papalawigin niya pa ang kanyang mga plataforma o programa no pagdating ng 2028 pagdating sa education sector okay sige po hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha maraming salamat po sa inyong lahat kung hindi ka pa nakapag-subscribe mag-subscribe ka naman upang we can be able to maintain and sustain this channel. Malapit na po tayo lumipat, no? Makikita niyo po yung bagong background natin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.